Yung pagkatapos ng Kristo, ang ganda mo na. Ito, ito yung paliwanag. Yung pagkatapos ng Kristo, hindi ito katutubo. Sabi ng Colossians 2:9, all the fullness of God's bodily dwelling in him. Doon nag-start yung dating. Yung dating, yung kakamitan ng Diyos, yung fullness of God's bodily dwelling in him. Nag-include yung Ama in the form of Adam, in the form of the patunayan ko na yung Spirit of God, like Adam, dwelling and abiding in him. Patunayan ko na yung Spirit of God, like Adam, dwelling in Jesus Christ, in the Jordan River, patunayan ko na yun ang Ama. Sinabi ng John 8:29, he is who? He who sent me is with me. Ang nagsubo sa akin ay suma sa akin. So, sino yung nakita ni John the Baptist? Doon sa Jordan River, like Adam, na tumahan. Hindi daw ni Kristo yan. Yun yung fullness of God's bodily dwelling in him. Yung pagka-Diyos ni Kristo. Kaya, kailangan ipapaliwanag ito eh. Kasi kung hindi ito ipapaliwanag ng gusto, mamisinterpret ito. Yung pagka-Diyos ni Kristo, by inheritance ito. Simula, noong tumahan ang Ama, yun yung Colossians 2:9. Yung buong kapuspusan ng Diyos na nahan, kanino? Sa kanya. Kaya meron baby si Jesus Christ. Meron siyang pagka-Diyos. May talata sa Bible. Hebrews 1:3. Patayin natin sa Tagalog. Patayin natin. Kasi kunin natin yung context ng pagka-Diyos. Tayo na lang. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. At umalalay sa lahat ng mga bagay. Si Kristo nagkaroon siya ng katangian ng pagka-Diyos nung tumahan yung Ama. Si Kristo, yung sinabi kanina ng John 1:1 at John 1:14, papakita ko lang yung paggamit ng talata. Yung John 1:1 at John 1:14, and the word was with flesh, hindi yung ginamit kasi ng marami ito, nagkatawang-tawang Diyos eh. Using verse 14. Pero kung Bible ang masusunod, and the word was with flesh, yung lungkos eh. Yung beginning, yung talk of God, yung plano ng Panginoon, yung word niya, yung logos, pinawan niya ng tao. That is Jesus Christ. The word was made, sinumay. Hindi pinanggit ng Bible na and God was made flesh. Magkaiba yun. Magkaiba ang truth yan. And the word, sino yung word? Yung logos doon. Yung bahagi ng Diyos. Yung kaisipan ng Diyos. Yung plano niya. Yung beginning na doon sa Kristo. Ito yung pre-existing ni Jesus Christ. Ang pre-existing ni Jesus Christ before sa lugos. Kaya nga sabi ng Bible, siya ay from the bosom of the Father. Tayo na. Tayo no. So, ituloy ko yung mamaya, no? So, ibig palang sabihin, si Kristo naging love sa mga binawis mga sa Jordan. Opo. So, hindi ko gano'n yung sinasabi ng Biblia. Babasa ko ano-ano. Sabi nito, sabi nito, siya ang silangkit ng kapangyarihan ng Diyos. Maningin na silangin sa kanyang kaluwalhatian. Siya ay tinag na wala hanggang liwanag. Sa langit ng pagpapakita ng
Creemos que de por todo la lluvia de Dios agirá, alcanzaba ya, y andaba hasta huir de Dios. Para ti es como a Juan Calumnan, primero Calumnan, Juan Corinto 1:24. Si Cristo hasta cambiaría, hasta el número de Dios. Para ti es como a Juan Calumnan, a la solución, la gallina y los tronos. A ver, ¿qué te dice el número? Para ti es como a Juan Calumnan. Bible sa John 14:23. Ito yung binanggit sa Bible.
ang umiisip sa Ama ay ang umiisip sa Ama ay tumutupad sa utusan. At ang Ama ay magpapahayag sa kanya. Ito yung word ng PLK. At kami, sabi ni Kristo, at kami, pasok sa kanya at gawin namin aming tahanan. Yun yung PLK na the Holy Ghost proceeded from the Father and Son. So, walang third personal, walang third time sa Bible. Kaya, kung kinatrata ko siya as so, ituloy ko lang. Yung tinatawag na Trinity, may pasaring naman talaga sa Bible sa Matthew 3. Pero, hindi yan being. Yung Holy Ghost, hindi yan third being. According to Jesus Christ, John 14:23, ang umiinay kami, pasa sa kanya at gawin namin aming tahanan. Nung mangaral na si Apostol Pablo, naintindihan niya yung tinatawag na Holy Ghost. Kaya ang paliwanag, ang sabi ni Pablo, kayo ay templo ng Banal na Espiritu. Yun yung pangako na sabi ni Jesus Christ, kung hindi ako aalis, ay hindi darating yung mag-aaliw. Ngayon, kung titignan mo yung drink na pinanggit ni Jesus Christ doon sa John 17:35, yung drink, kung kick niyo sa concordance, the word invite, ibig sabihin ng invite, yung drink invite, another form, hindi matupad yung binanggit ni Kristo sa John, sa Matthew 28:20, na no, I will be with you always until the end of the world. Paano si Kristo, yung pangako na nandito sa ating kalagitnaan, kailangan siyang mag-another form in the form of Holy Ghost? Ito yung Holy Ghost. Ito yung proceeded from the Father and Son. Ito yung becoming one na. Hindi matatanggihan sa Bible na ang Ama nandun kay Kristo. Nandun kay Kristo. Yun yung Holy Ghost na hindi makita ng marami ngayon. Na ang iisip ng marami, mayroong tatlong persona. Ngayon, ito yung challenge. Ilang minuto pa. Ito yung challenge. Ang challenge sa Trinitarian, no? Ito yung challenge. Kung babasahin sa mga Epistle ni Pablo, kung talagang meron tatlong persona, sa Epistle ni Pablo, mula sa kanyang writing, wala kang mababasa dyan sa Epistle niya. Father, Son, and Holy Ghost. Kundi, mula sa Ama, sa Anak, lahat yan, lahat ng Epistle ni Pablo, wala kang mababasa, liban sa Blessed be the Father and of our Lord Jesus Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung meron talagang stand sa Bible na, 1 minute, kung meron talagang stand sa Bible na third being, dapat doon sa paliwanag ni Pablo, doon sa kanyang paunang pahayag, dapat ininaw na niya yung tatlong din. So, ibigay ko kay Brother 3 minutes. Sige. Hello. Yung anak
po, niniwala po kayong Diyos ang anak. Ito, paliwanag ko. Dito din ganito yun. Narinig ko na ang pagka-Diyos ni Cristo galing sa Diyos. Minanay na yun. Galing dito ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ito yung becoming one ng Father and Son. Ang scripture yan, marami. Isa na yung John 14:53. Yun yung mystery. Yun yung mystery ng Father and Son, which is the Holy Ghost, in New Testament term. So, then to the point, there is a pastor na sagrado. Just po ba ang Holy Spirit? Ito yung isang hiwaga, no? Categorical. Hiwaga. Ito, bago mo siguro, bago nyo na rin, pero sasabihin ko. Yes. Ito nga, paliwanag. Diyos, di ba yung Espiritu? Diyos na may laman na. Paano nagkaroon ng laman ang Diyos? Na Diyos ay Espiritu, sabi ni Cristo, yung God 4:24. God is Spirit. Paano magkaroon ng laman ang Diyos? Sa kanya na. Yun na yung Holy Ghost. Listen to it. Ang nakasulat po, ayon sa 1 John 5:7, sabi ko po dito ba, there are three days, their testimony, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And this is our Lord. Saan po ba nakakaisa ang Father, the Word, and the Holy Ghost? Spirit. Sino po ba ang Spirit? So, ang Father, Father Spirit, yung Word Spirit, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, that is Spirit. Yung Word na sinasabi ko sa inyo, yung narinig nyo, this is Spirit. Ano yun? Yung Holy Ghost. He has become one of Jesus Christ, Father and Son, in the Spirit. Kasi God is the Spirit nyo. Saan siya nag-become one sa bahagi ni Kristo? Hindi sa laman. Kundi sa Spirit, because God is the Spirit. 1 Corinthians 7, meron, di ba? So, yun siya, yung first John 5:7, that there are three very God in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, one sila, mystery. Yun yung mystery ngayon na hindi na halos makikita ko ngayon sa ano, yung becoming one of Father and Son. At kaya patunayan sa Bible, hindi yung Jesus Christ himself, maririnig mo sa kanya na maniwala ka, hindi dahil sa aming magawa, kundi yung ama na tumatahan sa amin. Kailan tumahan sa kanya yung ama? Yung Jordan River. Nakita niya dyan yung baptism yan, in the form of a dove. At nilinaw ni Cristo yan, nung siya ay mangaral na ang ama ay sa kanya. Hindi na yung dove na nakita ni ganyan yung baptism, when Jesus Christ baptized. It's none other than the Father, the Spirit of God. So, nakakaisa rin po sila sa pagkakayos. Sorry? Nakakaisa rin po ba sila sa Diyos? Kasama po ba sa pagkakayos? They are the display are one. Sa Bible, isa lang talaga ang Diyos eh. Kaya ganito. Ang pagiging isa nila, yung Kristo at ang Ama, isa sila sa si Kristo rin yung Diyos, yung buong attribute ng Ama. Dapat natin maintindihan yun. Yung nature ng Ama, yung attribute ng Ama ay timing. Also, Steve, sino? Patrick, o training yun. Galing, pagkatapos mo sila naman. So, pag na...
Pero doon pa lang kita natin si Cristo sinugo at asan. Doon pag mababasa natin, meron siyang ama na pinatutunguan o pinanggalingan. Kasi pag sinabi natin sinugo, pinadala. Kung mga... ganun. Na pagka sa halik, meron siyang mga besin na tinatawag, diba? Na pinapadala niya, pero pinapakilala na hindi yung kanilang hari. Ganun din si Cristo. Ang pinapakilala niya, hindi dito yung sarili niya, kundi yung pinanggalingan niya. Sa 1 Corinthians 15:28, pabasa ko. Sabi, at kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagaloy ang anak din ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kapag dito sinasagdo yung Cristo. Kapag sabi nga, saan nga natin sinusuko yung lahat ng bagay? Diba sa Cristo lang naman? Kasi hindi tayo pwede nagbigay buhay sa mga ibang bagay, sa mga bari-bari sa mundo, kundi sa Diyos lamang lahat ng pamuri. So sabi nga, si Cristo nga rin daw, ganun din ang ginawa niya. Baga, isinusuko niya ang kanyang sarili sa kanyang pinagmula na nasa langit at yun yung Ama. Ginamit mo ang John 17:3 na si Cristo ay sinugo kapatid ha. Sabi ko na ba pinipindihan na dahil siya ay sinugo hindi sa Diyos? Tinanggit ba sa talata na dahil siya ay sinugo hindi sa Diyos? Wala pong tinanggit. Pero ang sinabi ko dito na sinugo siya. Opo. Pero bago po sabihin niyo ba, merong pinakilala na Diyos at inyong Ama. Okay. Na ang sinubukan lang si Cristo is isinubo. Okay. Kasi ipinakilala doon sa 17 na ang Ama ang Diyos. Ngayon tanggapin mo rin kung pinakilala ng Diyos, Ama, ang kanyang anak na Diyos. Tanggapin mo ba? Tanggapin mo ba daw? Pinakilala niyo niya po sa kanyang Ama sa 17:3 bilang Diyos, Ama? Ngayon kung pinakilala din ng kanyang Ama, ang anak niya ay Diyos, tanggapin mo rin ba? Okay. Okay, tanggapin mo. Basahin, pwedeng basahin ko. Okay. Sa Hebreo, chapter 1, verse 8, ito ang ating mababasa. Hebreo, chapter 1, verse 8. But unto the Son, He says, Thy throne, O God, is forever and ever. Kinausap niya yung anak at sinabihan niya, ang iyong lugar o Diyos. Sino yung tinutukoy niya dito? Kaglo? Sino yung kinausap ng Ama? Ayaw. So tanggap niya yun, na yung Ama, pinakilala niya yung kanyang anak ng Diyos. Okay, thank you. 1 minute. Okay. Okay. Yung trono na yun, ano yung sinisimbolo ng trono ng Diyos na yun? Yung trono mo, o Diyos, ay nagsakay lang sa Ama. Ano yung trono pinupukol doon? Hindi na yung tirel o tigiratin? Tigiratin po. Anong tigiratin ng trono? Baga yung ano? The power and authority of God. Kasi sa akin yung authority of God. Actually, ang sinasabing trono dyan, that is a kingdom. Kaharian. Kasi sa akin nga, ang iyong kaharian, O Diyos, dahil sa 7:5, tanggap mo na ang kaharian ng Kristo at ng Diyos, isa lang. Tanggap mo ba ang tinatanong ka? Tanggap mo ba ang kaharian ng Kristo at kaharian ng Kristo? Isa lang po. Okay.
Panahon kung kailan itira ng anak at kung kailan itira yung
yung ama. Hindi po sila sabay na yung anak ay exclusive na before, nakapantay ng ama. So, Hebrews chapter 1, verse 1, sabi niya, God, at every time, in diverse manner, speaking that steadfast unto the fathers by the prophet. So, sa Old Testament, ang Diyos po ay nangungusap sa magitan ng mga propeta. Hindi pa po kasama dyan, hindi pa po kasama dyan yung anak. So, kailan darating yung anak? Dito na po yan sa verse 2. So, yan. Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed. Pasin natin, whom he hath appointed. Itinalagang sa dapat mana ng lahat ng bagay. Kailan? Ha? Kailan? Salamat isa rin po yan. Salamat isa rin po yan. Si Jesus Christ, siya ang itinalaga bilang kadapagmana ng lahat ng mga bagay. Pag sinabing kadapagmana, wala siyang pag-aari kahit isa. Tama ba yan? No. By whom also he made the world. Ngayon, yan ay paramidyo na kung hindi dahil kay Kristo, si Kristo ang inspirasyon ng Diyos kung bakit niya ginawa ang sanlibutan. Ngayon, sa John 17, verse 7, nakasulat dyan na ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa kanya. Kaya ano yung ibinigay? Ha? Lahat ng bagay daw ibinigay sa kanya. Now, we have known that all things whatsoever there was, given him are active. Sinabi ni Kristo, lahat ng bagay at nalalaman nila lahat na yung lahat ng mga bagay ay ibinigay mo sa atin. Ngayon, ano yung mga bagay na ibinigay sa kanya? Una dito yung pangalan. Hebrews chapter 1, verse 4, na ibinigay sa kanya ang pangalan. Ngayon, ano ang nangyari? So, lumabas. Si Kristo rin ay ginawa. Pag sinabing ginawa, sino ang gumawa sa kanya? Yung Ama. Ngayon, si Kristo ba ay personal existence na siya before? No? Hindi po. Yun ay nasa movie ng Diyos. John 1:1, binabanggit natin kanina, John 1:1, na ito ay thought and express ng Diyos. No? Kaisipan ng Diyos na gusto mag, gusto niyang ilabas. Kaya doon sa tandaan yung talata ngayon, John 7, John 17, ako ay nanggaling sa Ama. Nanggaling ako sa Ama. Tama yung talata niya, nakalimutan ko talata. John 8. But now, hindi yan. John 17 na ba yun? Yun na. Jesus, Senator, if God, when your Father, you would love me, I put alone. For I proceed forth and came from God. Never think I of myself, but He sent me. Hindi siya marito na sa kanya sarili na siya na ay nag-exist na gaya ng Ama, kundi siya yung nasa kaisipan ng Diyos na ilalabas. Paano ilabas yung Diyos? Kailangan ng Diyos salitain para magkaroon ng creation. Yun po yung process kung bakit si Kristo lumabas. No? Kung bakit lumabas si Kristo. Ngayon, si Kristo ba? Magkakaroon ako. Magkakaroon tayo si Kristo. Okay, tanong nila, nagutin mo. Ito yung tanong mo. Ayaw sa salasay mo. Ayaw sa salasay mo, si Kristo na pag-aari dahil isa ka po. Wala po. Wala. Paano sa ng basahin mo na natin doon sa John 16, 14 to 15. John 16, 14, 15. Dahil kasi ni Pastor, wala raw pag-aari si Kristo kahit sa masahin natin. 14 po, 14. John 4, John chapter 16,
John 15:14. Yan na lang po. John 15:14, nandiyan na po. You shall glorify me, for you shall receive of mine, and shall show good unto you. Sabi nito, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Ama, ang pangalan ng Kristo? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na sa'y kukuha sa nasa akin. Sabi mo, walang pangalan ng Kristo. Yung pag-aaring na mayroon si Kristo, galing sa Ama yun. Kaya sabi mo, walang sinabi ka nila. Thank you.
I want something. Yung approach ko rito sa hypostatic union sa histological. Okay. Ito po. So, I do believe in physics, yes, and physical, understanding, kasi meron din kasi may papaliwanag ng kilit ng iba. Na-tay kayo na, so sa paliwanag ko lang po. I believe in the Father, Son, and the Holy Ghost. Ginamit ko lang yan sa last part, Holy Ghost, kasi meron po kasi nalaman doon tayo sa akin. So, ang Father po, kasi mayroon po tinasabi, approach na po, one God in three person, three personality of the one God. Ang paliwanag ko po doon, sa Trinity, the Father and Son, the Father and the Holy Ghost, ganyan po, Holy Ghost po, ano? Okay lang po sa inyo? Apo, Holy Ghost. Ang Father and Holy Ghost, it's not a person. Sorry po ah. It's not a person, but being. Yan po yung approach doon sa Father and Holy Ghost. Pagdating po doon sa Son, kakaiba na po ang Son. Ang Son ay, siya po ang distinct. So, agree naman tayo doon, na ang Son ang distinct. Pero, ang Father and the Holy Ghost is not a distinct person. Ang approach ko po doon ay being. So, the Father and the Holy, the Father and the Son, mag-equal po sila sa Holy Ghost. Sa hypostatic. Kaya po nagkaroon ng Holy Ghost kasi dahil po doon sa hypostatic union. Yung John chapter 17 na ginamit po natin ganina, pwede po bang last in last time pa? John chapter 17, yung ginamit kanina, I think verse 21, 26. John 17 na, yun. That they all may be one, as thou Father, art in me. So that's the indwelling. And so that the tinatawag na hypostatic union, yung pagiging isa ng Ama through sa Anak, it produce the Holy Ghost. Hypostatic po yung approach ko po, no? And I believe that they may also meet with one. So yung one po na ito, ito yung oneness. Yan po yung oneness. Oneness na ang Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, meron po talagang pagkakaisa nito na sinasabi ko. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, wala tayong oras na rin. Sabi doon, ang sino man nakipag-isa sa Diyos? Ayan o, the kingdom is joined. That is hypostatic already. And to the Lord is one spirit. So, hindi ka takataka ng Ama at saka ang Anak, magpuproduce siya ng one spirit. That's the Holy Ghost. Holy Ghost, one spirit. Ngayon, itong sabi si John 17, 21, ang Ama at saka ang Anak, kung paano sila nagkaisa in oneness, unity, union, ay po sabi, nagpunta rin sila sa church. So yung church ay binubuo mo ngayon, many members, kasi yung purpose talaga ng Diyos, makikisa talaga ang kanyang spirit sa Anak. So that's a form of the hypostatic union. Next year, okay. Pastor, na nabanggit niyo po na ang Father is being, tama po? Ang Son is being. No. Hindi na Son. Okay. Pero, sa person lang po, na ang Sinasabi ko. Ang Holy Spirit po ay being. Yes. Okay. Sa palagay niyo, Pastor, yung being ba ay hindi kaparingas sa person? Sa pagkakaalam mo? Doon sa, yung sa pagkakaalam mo, person as physical time. Oo. Sa
concrete na hindi pwede. Okay. Ngayon, okay. The term ng the spirit is not like a human. The spirit can. Hindi pwede. Ngayon, ang sulit yung pangatay na pastor. Sa pagkakaalam mo ba, hindi pwede ma-apply ang person sa Diyos? Sa pagkakaalam ko po, ha? Sa pagkakaalam ko po, hindi pwede mangyari na ang spirit ay maging bilhin. Ang spirit ay maging person. Ang person ang spirit ay maging person. Okay. Pag sinabi ko person is physical. Yes, sa flesh. Good luck na. Ngayon, ang musulit ko yung tanong sa'yo. Sa pagkakaalam mo lang, hindi pwede ang Diyos magiging person. Ano po? Ano, hindi po. Ang person magiging Diyos, hindi pwede. Sabi ko, spirit. Ang spirit, it's not magiging person. Ah, okay. Ngayon, pero bilhin yung? Bilhin yung spirit. Yes. Ah, okay. Ngayon kasi tinanggap mo ng bilhin ang Holy Spirit o ang spirit. Now, sa pagkakaalam mo ba, ang bilhin hindi magiging person. Tama po? Apo. Ngayon, nilinaw ko lang po. Ngayon ang tanong, kung may iba pa kayong kaalaman, pastor, na ang person pwedeng magiging bilhin at ang bilhin magiging person, tanggapin niyo po? When it comes to God, when it comes to God, kasi God, tanggapin niyo po? God ang pinag-usapan natin. Apo. God, in the sense of the spirit. Pwede siya magiging person? No. Ay, hindi person. Hindi magiging person? Hindi ako alam mo kung magbibigay ako ng verse. Pwede ka lang. Numbers chapter 9, I think. Ano mo na kami verse? God is not... Amen. Blah, 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 blah. Apo. So yun yung God. Kasi ang person ay mayroon siyang attributes na ganito, may gawa ka na ganito. Sa pagkakaalam mo ba, Pastor? Ito kasi yung person. Sa pagkakaalam mo ba, ang person ay physical lang, hindi bigo? No, pagkakaalam yung person as human. Yun lang ba? Just like as a human. Yun lang po ba ang pagkakaalam niyo po? Opo. Yun lang ang pagkakaalam niyo. Okay. Kung may mabasa po ako na ang person being at ang being person, tanggapin niyo po. Yung Diyos, hindi namin ko po ah. Ang tanong ko, tagkapin niyo po. Bago ko sagutin na, kasi hindi ako sasagot na ayos sa pinakalaman. Pero gusto ko lang minawin. Yung sinasagot ko po, ang sinasagot ko po nito, yung Diyos mismo, a spirit, ay hindi pwede maging human. Saan po mo ba? Human, hindi mo maging human. Although may napasa doon na God is not a man. Yes. Pero, may nakasaan po ba, kahit siya ang Biblia po, may nabasa po ba kayo na ang Diyos hindi pwedeng magiging tao? Yun na ba? Ganito, siguro, yun na, eto. God is not a man that he should lie, neither the son of man that should repent. Okay, so, hindi na natin babasahin po ito ba? Ako. Pag gusto ko kung ano dapit dito. Pag hindi nito, pakinggan yung mabuti. God is not a man that should lie. Hindi siya pwedeng katulad ng tao magsisinungaling. Kaya kung yung maging tao. Okay po. So, hindi na ang Diyos katulad ng tao na magsisinungaling. May pa siya maging tao. Okay po. May siya sa verse na iyan ba, sinabi, God cannot be a man? Okay. In example na po dito, brother. Na kung hindi pwede ang tao, at hindi pwede ang Diyos, maihaling tunad mo sa tao na sinisinungaling. Neither the son of man that should be repent, kahit ka nasisisi, di ba? So, maihaling tunad ni Moses na ang Diyos, sinasabi niya rito, na hindi pwede maging katulad po sa mga tao ganon. Apo. Kasi ano na yung maging tao. Apo. Hindi na naman ko doon. Sige po, may lang ako kasi tayo yung tatang. Pastor, sabi mo yung Father at saka yung Holy Ghost, hindi yan person, tama? Sabi mo kanina. Yung Father at saka yung Holy Ghost, yes. Tanggap mo ba na ang person ay mayroong brain at knowledge? Yes. Okay.
Yung Holy Spirit po ba, meron po ba siyang pwede at knowledge? Yung Holy Spirit kasi, ayon sa paliwanag ko po kasi, nakakaiba po tayo. Holy Spirit, meron po ba? Ito, Holy Ghost, Holy Ghost. Wala po ba Holy Ghost, Holy Ghost? Ano meron po ba? Ito po, bago kasagutin po yan. Napaniwala ko po ba, Holy Ghost is a combined Father and Son. So kung yung Holy Ghost ang kasagutin ko na meron, i-address ko doon sa taong Espiritu. Sa taong Espiritu. Yes. Siyempre yun yung believer na pagbibigyan ng glory
Pero kung kunin kay Kristo, nasa ibibigay dun sa believer. Tapos magkanaman po ako dun sa John 7:3. Sabi po dito, yung ginamit din na verse na kanina. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So, ito po kanina na sinasabi, na meron isang Diyos. Pag sinabi, mono, or only, ibig sabihin yung isa lang po, hindi po pwede maging dalawa, hindi pwede maging tatlo. So, malinaw po yun, yung isa lang siya. At malinaw din naman po na sinabi dito na si Jesus Christ ay sinubo lang niyang Diyos. And then, sa 1 Corinthians 8:6. Sabi po dito, but to us there is one God, the Father of all, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So dito sa sabi din na meron na isang Diyos, which is yung Father. Hindi yung anak. Kasi kung hindi natin dito ng Diyos yung anak, ay dapat sinama siya dun sa pagka-classified as God. Diba po? Pero sabi nito kasi diba, wow, ibig sabihin ko naman mono. Kung baga mono, isa lang talaga yun. Hindi natin pwede yung gawin siya plural. So sabi pa po dito sa Ephesians 4:6. Sabi po, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, sabi dito, meron isang Diyos ang Ama, siya yung pinakamataas sa lahat. Pag sinabing lahat, siyempre kasama yung anak doon. Tama po. So, kapag sinabing lahat, kasama yun kahit, kung baga, yung saan tayo mga believer o lahat ng kanilis niya, mas mataas siya. Kasi sabi niya doon sa John 8:53, sabi niya dito, binasa pa ni Brad na magyarang kanina. Ay, hindi pala. Matthew. Ano ba yung pwede, Ito na sinasabi na the Father is above all. So, ibig sabihin, yung ang Diyos, diba nga, ang Kristo na rin yung nasabi na ang Diyos, ang Ama kukin mo ay mas mataas sa akin. Diba po, sabi nito. Tapos, sa Isaiah naman po, sa Isaiah 24, sabi nito, that is the Lord, the Redeemer, and He that one be from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone. Pag sinabi kong alone, may kasama po ba siya? So, di ba po wala? So, pag sinabi kong alone, siyempre magsalak siya. That stretcheth up God, the earth by myself. So, sabi ba po dito, sinabi kong na verse kanina, Isaiah 43:10. Sabi dito, ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant who I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am me. Before me there is no God formed, neither shall there be after me. So, kumbaga ang Diyos mismo sinasabi niya na walang ibang Diyos bago pa siya o pagkatapos niya. Walang Diyos na iba. And then, yun. Okay, kaya. Sa kanungan, sinabi mo, pag isa na binanggit na Diyos sa Biblia, isa lang talaga yun, tama? Okay, wala nang iba. Noong pinaliwanag ko sa iyo kanina na ang Trinity may din isang Diyos, sinabi ko bang dalawa o isa lang? Isa lang. Noong nabanggit ko kanina na ang Trinity may isang Diyos, may tatlong persona, may nagbanggit ba ako na ibang Diyos maliban sa isa o wala? Wala. Okay. So, naunawaan mo na ngayon ang Trinity, one God. But, they are not equal po. Wala akong sinabi doon. Wala akong sinabi. Wala akong sagutin. Sir, alam ko po kasi yun yung tananong. Ay, wala akong sasayang nila. Ano ka rin? Hindi ka tao doon. Kasi sa Biblia, hindi mo nakikita ang puso ng tao. Tanlo lang. Nakikita ka puso. Ito ang lahat lang. Wala akong sasayang nila. Hindi, sasayang nila yan. Hindi mo ba
Ang ganda ni Lita, kaya hindi sa pinindi, kaya sa
Pag sinabing demonstrative, may unang sinutukoy, tama?
At ang unang sinusukoy, alam mo ba, na yan ay Andrew Sever? Alam mo rin ba? Ang Christian naman tayo. Amin niya lang. Okay. Saan naman? Kasi, sa iyong pagtanong. Ang sabi ng mga kasabi ng iyong kusugan, O Diyos,
ay magpakailanahan ang kanda ng kapila ng iyong hala. Okay. Basta, tayo na po. Ang
at lower lahat yung katawan. Okay. Ano? Yung ama ng Espiritu. Yung Kristo ng Espiritu. Yung Holy Spirit, Espiritu. Yung Spirit, yung Ama, yung Spirit. Isa lang ang Ama. Yung Spirit nila Ama, tsaka yung Holy Spirit nila Isa lang. Ako lang nga yung Roma o Sinu Nedes. Ina, ito. Sige po. Sige natin. Roma o Sinu Nedes. Ayan, takibasa. Takibasa. Ikaw yung babasa ka. Wala bang Tagalog yan? Hindi, sa mga nakatagalogin natin. O sabi nito, but we are not in the Spirit, but in the Spirit is to be that the Spirit of God dwells in you. Now is a man of the Spirit of Christ, he is man of Spirit. Ilang Spirit na binatanggit? Dalawang tatlo. Isang Spirit na binatanggit. Dalawang binatanggit na ko isang Spirit, dalawang tatlo. The Spirit of God, oh. Tatlo. At the Spirit of God. Okay, ano ba isa? Ang ganda. Ayun o. Ilan na ilang Spirit na huwag na makabasa mo? Ang mababasa natin dyan. Okay. Ito ang Spirit. Okay, okay. Kini yung Spirit na to? Kini yung Spirit na to? Kini yung Spirit na to? The Spirit of God. Okay. Ha? Eh, ano ba? Kini yung Spirit na to? Kini yung Spirit na to? Ay, hindi yung Spirit of God, hindi yung Spirit of God. Hindi yung Spirit of God. Tama. Tama. Spirit of God. Dalawa na yung Diyos mo, pati Spirit of God yun yan. Mapaniwanan ko yan. Mapaniwanan ko yung... Ito, Spirit of God. Kaya dito, ito yung Spirit. Ito yung Spirit. Ito yung Spirit of God. Ito yung Spirit. Alam ako Spirit of God. Ako, 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 ako,
Nagtatanong ka pero sinasagot mo na eh. Okay, hindi na kasi nakikita ko hindi siya makapag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 p
di sa Manila. Ay, pakila ang lagay dito, Acts 2:28. So therefore, let all the house of Israel assure me that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and God. You know, hindi si Kristo inherently Lord and existed noon. Okay, punta tayo din sa John 1:14. Okay, and the Word was made flesh, hindi yan ang pusa. Hindi yan ang pusa naging tao. Click mo yung may. Ginamay. Ang ibig sabihin ng ginamay, ginawa. Nagagalit din yung ibang lepens natin. Ginawa siya. Bimay. Ginawa si Kristo. Hindi nagpusang naging tao. Ma'am, balik ang doon sa Acts 2:28. Colossians 1:15. Naiyak tuloy siya, hindi nasagot eh. Uy, the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ang tanong, kasama ba siya sa nilalang? Kasama eh. Oh! The word of... He is the firstborn. Kung ikaw ang firstborn, nilalang ka ba? Nilalang. Malinaw. Creature din siya. Huwag mo siyang gawin walang hanggang nag-e-exist noon pa. Okay. Punta ko dun sa kanina itong gusto higilagin ako sa Greek. Proverbs 8:22. Nabangal mo, hindi mo malalang. Oo, nilipin. Nabangal ko ito eh. The Lord protects me in the big... Nasaan na si Mother Mitchell. Sabi niya, si Kristo na daw yung kasama niya. The Lord possessed me in the beginning of His way before His words of old. Who is the Lord that possessed with me? Oh, now. Hindi yan si Kristo. Bakit? Maling context. As I have said before, wrong context. Bakit? Verse 1. That not wisdom, right? And understanding put forth her voice. But it heard. Kung si Kristo ba't heard? Bakla siya? So pa, dementyo pa. 2. She standeth in the top of the high places. But she, babae si Kristo. Baka yung bride. Diba? Igroup si Kristo na lang kayo. Masculine time. Eh, yan ba yung context? Yes! The context is wisdom. Basahin niyo yung buong context. Yung the Lord possess me is the wisdom of God. He is not Christ. Soon to be Christ in the New Testament. Soon to be. The word to be means soon. Maging masyelan tayo doon. To be. Huwag mong gawin agad. Automatic. Prophecy. Kaya Proverbs 30:4. That is prophecy. Huwag mong gawin agad na fulfillment. Old Testament yun yan. Okay. Pamalikan na lang yan. She. Kung she, hindi dapat yan. Okay. Yun na lang. Tapos mamaya, huwag na natin. Kami na matatanong. Ako maglalakas. Okay. Okay. Pag sinabi he or she, according to the theological aspect, Pastor, Tanda ka po muna. Ang mga hudyo ng mga teologyan, puro mas
gusto ng inform, either here or here ang gamitin mo, hindi ka na gumagamit ng pen ng inform. Okay, kaya gamitin mo yung sheen, kaya gamitin mo yung hair, ang theological po na gumagamit tayo, kumag-aaral talaga ng theology, hindi po nila gumagamit ng ano, na parang na pain, lahat ng gender. Ano yung ginagamit yun? Ikaw ginagamit yung sheen. Yeah.
or I'm the true witness. Ang grabe yung sinabi ng Biblian. The faithful and the true witness. The beginning of the creation of God. So ipupulit namin yan sa Colossians 1:15. Bakit ano? It's not the critical thing, the beginning of the creation of God. Si Cristo, Christ is the product of the creation of God. Who is the image of the Muslim God? The firstborn of every creation. Mayroon yan. Meron pa Colossians 3:10. So Jesus Christ ay siya yung panganay ng liyahan. Ano yung pagkapanganay niya? Physical? Siya yung muna, no? Panganay yan sa pagkabuhan ng mundo niya. Kung i-akyat yan sa itin, itin, hindi lang yun. Yan. And he is the head of the body of the church, who is the beginning, the first born from the dead. Resurrection yan. Si Kristo yung panganay, yun yung binanggit sa Revelation 3:14, the faithful witness, the beginning of the creation of God. So Jesus Christ is the product of the creation of God. Well, maganda maganda na mismo sa bibig ni Kristo, marinig natin kung ilan ba talaga ang Diyos. Number one, it proves in John 17:3. At meron din siya pinanggit dito sa John 20:17. Ito yung talagang sa bibig ni Kristo nang galing yung pahayag nito. Seventeen, twenty, sorry. Yan. Jesus said, sabi ni Kristo, sabi, Jesus said unto him, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascended to my Father and your Father and to my God. So, reconcile yung mga talata na ganina na there is only one God, the Father. Ngayon, yung 1 John 5:20, kailangan makikita yung context doon. Dalawa ang him na pinanggit doon. At yung this is the true God, yun yung pinakilala ni Kristo na him. Yung pinanggit niya na yung Diyos niya at Diyos din natin, hindi na pwede mag-inilang. Ito yung difference ng marami. Sinabi niya yan dahil siya ay nasa laman. Yun yung depende. Ngayon, ito yung ribat. Ang ribat, is Jesus Christ lie? Because he portrayed as a man? Dahil siya ay nasa kalagayang tao. Hindi siya